Okay, obstinacy. O yung English vocabulary tayo, pero pwede natin to i-classify as human resource term. English and human resource term. Kasi pwede natin to ipasok sa management. So pag gagawa tayo ng report about certain employees, pag narinig daw natin yung word na obstinacy, ang ibig sabihin nun, stubbornness o hard-headedness. Yung katigasan ng ulo sa Tagalog. So yan, pinapalawak lang natin yung ating English vocabulary. Yung, pag gumagawa tayo ng mga letter, buti yung mga vocabulary natin ay lumalawak para hindi redundant. Pero, one thing's for sure, dapat kagamit tayo ng simple words para maintindihan. Pero, dapat ang vocabulary natin, English vocabulary natin, lumalalim. Kasi yun lang ang ano natin makapag-communicate internationally through English. Ang Pilipino naman, kilala tayo yung mga magaling sa English. Eh. So, dapat ang vocabulary natin malawa. So, obstinacy, ang ibig sabihin lang nun, hard-headedness. So, yun lang po.